Magandang araw na naman sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa ko ka-fish breeders, fish hobbyists, at mga ka-fish enthusiasts. For today's videos, for today's vlogs, o anumang mga for today's na yan, tayo po ay magkakaroon na naman ng bagong alaga. Nasa fish shop na naman tayo ni Sir Bioy. So ito po yung fish bill fish shop na located po dito sa Buhangin. As you can see, mga kahasang, mga kapaliktik natin, ay merong display na naman si Sir Bioy na ito, nagkukumpo lang mga kirin. Mapapabili na naman ako dito. At saka dito sa kabilang tanke ay may mga bullhead oranda. So napakaganda talaga itong mga bullhead oranda, guys. So, saka may lemon head. Ayun, so kukuha tayo ng tigi-isa nito kasi ito po yung kulang sa ating goldfish community tank. Bala ko kasing kumpletuhin yung goldfish community tank ko. So, kulang pa ako ng ganitong strain ng mga goldfish. So, ito na ang pagkakataon natin. Shout out nga pala sa breeders nitong Kerin, si Sir Kent Labante. So, isi-search ko po yung pangalan niya sa FB. So, salamat sa inyo, sir, na naipamahagi mo yung mga isda mo. At ako po ay nakakuha nito. So, paisa-isa lang muna kasi wala pa tayong budget. So, nakakuha ko ng isang kirin at saka isang bullhead oranda. So, ayun, dumating na tayo sa bahay at ipapakita ko sa inyo ang aking goldfish community. So, ito po sila, guys. So, marami pang kulang dyan. Kulang pa ako ng rancho, panda, at saka trico. So, budget na lang ang kulang, no? For the meantime, dito lang muna natin sila ilagay kasi nga mas maluwag pa dito yung mga maliliit pa nating mga quahaco swordtail. So, once again, tips ko para sa mga baguhan dyan na nakakapanood nito. So, pag may mabili kayong mga isda na galing sa fish shop o saan nyo man nyo nakuha, ay huwag nyo agad itong i-release sa tank. Okay. So, kailangan muna nating ibabad sa loob ng 15 to 20 minutes para makapag-adjust yan ng temperatura, dahil ang temperatura ng tubig sa pit shop ay magkaiba sa temperatura ng ating tangke. So, para hindi siya ma-water shock yung isda natin. Kahit saan tayo magtatanong, ganito talaga ang ginagawa ng lahat ng mga fish keepers. Pag may bago silang bili, kailangan muna natin ibabad. Yun ang ginawa natin. So, kita nyo naman, oh, nagmamasid lang si Bullhead Oranda. Alright, mga kahasang, mga kapaliktik natin, no? So, tapos na po yung 15 to 20 minutes. So, kailangan na nating i-release ang mga bago nating alaga. Ito po yung kirin at saka bullhead oranda. Alright, mga kapaliktik, ilagay na natin itong dalawang goldfish na nabili natin, no, sa tangke. So, i-transfer na natin. Ihalo lang muna natin ito sa ating quahaco swordtail. Kasi nga, mas maluwag pa dito. So, kita nyo naman, no, napakaganda talaga itong bullhead oranda. Ang asset ng ganitong klaseng oranda ay ang kanyang bukol ng ulo. Kung sa flower horn pa ito, ay parang cook niya. So, ayun, no. Welcome to the family. So, welcome sa Macfilm Sari-Sari Club. At saka itong kere natin. So, first time ko rin mag-alaga ng ganitong klaseng goldfish. So, sana ay mapalaki natin to ng mabuti. Mapaganda pa natin. So, hindi man tayo nag-groom kasi hindi tayo sumasali sa mga grooming challenge. So, ito po ay alaga lang natin pero kailangan pa rin nating paghandaan. So, pagandahin natin, pakainin, vitamins. Katulad din natin yan, eh. So, parang tao din yan, pag sakto sa vitamins, sakto sa pakain, so healthy.
at maganda. 3 days later. Alright, mga kahasang, mga kapaligtig natin. No? So, ito na po ang update ng ating dalawang nabiling goldfish. So, kinabukasan ay na-transfer na natin sa goldfish community tank natin. At kasakasama na nila yung iba pang lahi ng mga goldfish. So, may blackmore tayo dito. May orange oranda. So, may red cap din ako. Pero ng kalaunan ay hindi na naging red cap. Nabalutan na nito ng orange. Parang nagmumolt na siya. So, isa pa yun ang kulang sa ating community. Yung red cap. Yung plain red cap talaga. At saka itong Kuhako Oranda. Napakaswerte talaga natin na nakakuha tayo kay Sir Bioy ng ganitong klaseng isda. Hindi lang sa maganda, barato pa. So, sa mga taga Davao dyan na nakakapanood nito, so, puntahan nyo lang ang fish shop ni Sir Bioy. Ito po yung Fishbill Fish Shop na located po ito sa NHA Buhangin. So, ang landmark ng fish shop ni Sir Bioy ay yung overpass. So, once again, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakakapanood nito. Tinapos niyo ang video ko. So, salamat sa mga subscribers ko na at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Subscribe na, like, and hit the notification bell para ma-update ko pa kayo sa susunod ko pang mga videos. So, hanggang dito na lang muna tayo mga kapaligtig, mga kahasang natin. So, sa lahat ng mga nag-aabang pa sa mga update natin, so, every month akong nag-upload, mag-update tayo sa ating bagong nabili. So, may ibang content pa ako na naisama sa aking channel at sana ay magustuhan nyo. So, hindi lang sa pag-aalaga ng isda ang laman ng aking channel, mga kahasang, no? So, meron din tayong mga motovlogs, adventures, kalong-lano na sa buhay probinsya, sa Bukid. So, sana ay masuportahan nyo. Dahil kung wala kayo, ay wala rin tong channel ko. So, hindi lalago ang channel ko kapag wala kayong mga viewers ko. So, once again, Macfilm Sari Sari TV, nagpapasalamat sa lahat. Bye, 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 bye!